Kanat sa social media ang paghusbong di umano ng sariling rocket ng Pilipinas galing sa Orbit X. Marami ang na-excite ng mabalitaan na magkakaroon na tayo ng sariling rocket na ipapadala sa kalawakan. Ano ito at ito na nga ba ang simula ng paggawa ng sariling rocket upang maranasan naman nating makapagpadala ng rocket sa kalawakan? Ating alamin mga kalam. Ang rocket na ating tinutukoy ay ang Haribon SLS-1, gawa ng Orbit X, ang kauna-una ng space company sa Pilipinas. Para itong SpaceX ni Elon Musk na bersyon ng mga Pilipino, kaya't nakaka-proud, diba? Pero totoo nga ba ito? Alamin natin, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Noong August 8, 2009, nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang RA-11363 o ang Philippine Space Act, kung kaya't ginawa later on ang Philippine Space Agency ng bansa. Ang Philippine Space Agency o ang PhilSA ay namamahala sa iba't ibang space programs, research and development at pati na rin sa paggawa ng mga polisiya at programang may kaugnayan sa space at related technologies dito. Masasabi nating ang PhilSA ay parang NASA ng Amerika. Pero sa samot-saring problema na kinaharap ng Pilipinas, mapapaisip din tayo kung ano ba ang kahalagan ng Space Agency para sa buong Pilipinas at pagbuo ng teknolohiyang may kaugnayan sa kalawakan. Make sure na mapanood natin ang buong video dahil sasagutin natin ito. Habang ang NASA at SpaceX ay nangunguna sa expedition sa kalawakan, maging ang ibang bansa nagtutulong-tulong din. Mapapaisip ka kung ano ba ang benepisyo nito para sa Pilipinas. Bunso dito, ang isang space company sa Pilipinas ay umaasa na mapasali sa expedition na ito. Ang Orbital Exploration Technologies o kung tawagin Orbit X ay tinatag ni Dexter P. Bano Jr. noong June 2, 2019. Noong taong iyon, 23 anyos pa lang si Dexter. Maging ang mga kasama niya ay bata pa rin at karamihan ay nag-aaral pa sa kolehiyo. Isa sa kanilang mga tagapayo ay si Norman Victoria na dating nagtatrabaho sa SpaceX at isa sa mga defense contractor sa Amerika. Ano nga bang Orbit X? Ang Orbit X ay isang pribadong kumpanya at ang kauna-una ng space technology company sa bansa na nakafocus sa spacecraft development, manufacturing and launching. Ang layunin ng Orbit X ay una, makapagbigay ng mas mura, eco-friendly at sustainable na mga space launch para sa ating mga satellites. Ang mga satellites na ito ay gawang Pinoy din. Second, sa goals ng Orbit X, ang makapagdala ng mga Pilipino sa kalawakan balang araw. Isa itong achievement para sa lahat. Pangatlo, ang malutas ang space junk o mga basura sa kalawakan. Bukod sa pangunahing layunin nito para sa rocket production, isa ring biofuel producer ang Orbit X. Kaya nga tinutulungan din sila ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng PhilSA, DOST at DTI dahil kapag nagtagumpay ang kumpanya ito sa paggawa ng rocket at pag-launch nito ay makikinabang din ang buong bansa. Isa itong tagumpay para sa ating mga Pilipino. Ang kumpanyang ito ay tinatag ni Dexter para maging test bed ng ating bansa sa mga susunod na satellite at rocket launch. Kung mabiguman sila ay okay lang daw ito dahil nakapagbahagi naman sila ng kalaman para sa ibang gusto ding sumubok sa space technologies. As of taong 2021, ay wala pang nag-exist na rocket ang Pilipinas ngunit kasalukuyan nang ginagawa ng Orbit X ang Haribon SLS-1. Ito umano ang magiging kauna-una ang rocket ng Pilipinas. Makikita na ito ang initial design ng Haribon SLS. Ngunit ayon kay Dexter ay hindi pa ito ang final na design ng naturang rocket. Aniya, ito ay literal na rocket science kaya't ito ay pabago-bago pa maging ang ilang plans para dito. Para na rin mapangalagaan ang intellectual property nila, minabuti nila munang hindi ilabas ang disenyo ng nasabing rocket. As of June 2021, ginagawa pa umano nila ang prototype ng rocket engine. Ano nga ba ang prototype? Ito ay test design upang makita kung gagana bang design o konseptong kinalaunan. Tingnan ang video na ito mula sa mismong may gawa ng nasabing rocket. Aniya, hindi madali ang paggawa ng rocket lalo na sa Pilipinas. Mahirap umano ang paggawa ng rocket dahil sa kakulangan ng pasilidad at dahil wala pa naunang gumawa ng rocket sa Pinas na maaari nilang mapag-aralan at mausisa ang mga nilalaman.
Wala ding mga existing facilities na kasalukuyan sa Pilipinas pa sa test engine ng nasabing rocket. Ang ginagawang rocket ng OrbitX ay isang suborbital two-stage rocket na kung tawagi OrbitX Haribon SLS-1. Ang pangalan ng rocket ay hango sa pangalan ng ating ibon, Haring Ibon, kaya ito'y naging Haribon SLS-1. May kapasidad ito na payload na hanggang 200 kilograms. Ito ay yari sa stainless steel at ginawa na ring reusable ang entire payload system at launch vehicle nito. Bukod sa renewable, ito rin ay sustainable dahil pinapagana ito ng renewable biofuel. Gumagawa din ang OrbitX ng kanilang sariling biofuel gamit ang basurang plastic, kaya ito ay sustainable. Ang kerosene mula rito ay tinatawag na OrbitX RP2. Ito aniya ay gagamiting fuel upang mapahandar ang Haribon SLS-1 kapag ito ay ilalaunch na. Bukod pa riyan, nagsasaliksik din ang OrbitX upang magamit nila bilang biofuel ang lumot bilang sustainable fuel. Magiging sustainable ito dahil maaari namang i-culture o gawin ang mga lumot para lamang gawing biofuel. Nice gawin ng OrbitX ang launch sa pagitan ng taong 2023 o ngayong taon at 2024. Pangarap ng OrbitX na makapagpadala ng mga Pilipino sa kalawakan. Ngunit ngayon ay gusto muna nitong matulungan ang bansa sa mga gastusin sa pagpapadala ng mga satellites sa kalawakan bilang panimulang kontribusyon. Dahil sa inaasang paggamit ng OrbitX ng sustainable at renewable biofuel ay mas magiging abot kaya ito kumpara sa ibang banyagang aerospace na kumpanya. Sa dami ng problema, bakit nga ba ito importante? Maraming problema tulad ng traffic, pagkain at presyo ng mga bilihin ang space technology tulad ng Diwata 2 ay napaka-importante sa Pilipinas. Habang nasa kalawakan ay kumukuha ito ng images o litrato ng Earth lalo na sa mga pictures ng Pilipinas. Ito ay para sa geospatial data o datos tungkol sa kalupaan at karagatan malapit sa ating bansa. Magagamit ito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng PAGASA para sa weather forecasting ng mga bagyo, para na rin sa DA or Department of Agriculture para sa weather predicting o patterns sa ating bansa. Ito ay para mapaalalahanan ng mga farmers para makapaghanda sila sa mga susunod na buwan. Magagamit din ito para sa pananim, patubig o irrigation o para sa mga mangisda sa panahon kung sila ay lalaot na sa dagat upang manghuli ng lamang dagat. Ilan lamang yan sa tulong ng space technology para sa problema nating kinakaharap. Matutulungan din ang DNR para makita gamit ng satellite images ang mga illegal logging activities na hindi nakikita ng ilang ahensya ng pamahalaan, lalo na sa Department of Defense para sa banta sa seguridad tulad ng bilang ng barko sa karagatan na maaaring sumakop sa atin. Kayo, sa ngayon ba kayo sa katulong-tulong ang space technologies? Ito ang mga satellites na naimbento na ng Pilipinas at kasalukuyang nasa kalawakan na. Ang Diwata 1, Diwata 2, Maya 1 at Maya 2. Silang apat ay may tuturing na Earth Observation Satellites para sa mga nasabing functions na mga ito kanina. Layunin nilang kumuha ng imahe ng ating mundo, parang drones o floating cameras kumbaga na nasa kalawakan. Ang Diwata 1 ay isang microsatellite ang kauna-una na gawang Pinoy scientist natin. Una itong pinadala sa space noong March 23, 2016 gamit ang Atlas V rocket sa Cape Canaveral, Florida o sa ibang bansa. Kapag naging matagumpay ang expeditions natin ay maaari na tayong magpadala ng satellites dito mismo sa Pilipinas. Maliit lang ang microsatellite na Diwata 1 na may sukat na 55 by 35 by 55 centimeters. Ito ay tumitimbang naman ng 50 kilograms. Noong 2018, sumunod ang Diwata 2 at later on nasundan din ng paglalaunch ng Maya 1 at Maya 2 sa kalawakan. Dati na wala pa tayong satellites ay bumibili lang tayo ng satellite images mula sa ilang international space stations. Halos 3.5 billion pesos ang ginagastos ng ating bansa noon para rito. Ang PhilSA naman ay may 2 billion pesos na budget para sa buong ahensya, kaya't malaki ang matitipid ng ating pamahalaan dahil dito. Ang pangunahing layunin ng PhilSA ay para makapagpadala ng mga satellites sa kalawakan upang magamit ng ating bansa sa pagsasaliksik at pagkuha ng mga satellite images. Dahil sa kakulangan sa ating pasilidad, kinakailangan pa na pumunta sa ibang bansa tulad ng Japan upang ma-assemble ang mga satellites na gawa natin. Isa rin sa layunin ng PhilSA ay makagawa tayo ng sariling launching pad
dahil sa ngayon ay umaasa lang tayo sa ibang bansa at ito ay napakamahal. Kung magkaroon tayo ng sariling launching pad ay hindi na natin kinakailangan pang pumunta sa ibang bansa para mailagay ang mga satellites natin sa kalawakan. Kung may sarili tayong launching pad at rocket sa Pilipinas, malaki ang matitipid ng Pilipinas. Kaya suportado ng PhilSA ang OrbitX para sa sariling rockets nitong binubo para sa mga Pilipino. Bilang Pinoy, dapat nating suportahan ang hangarin ng OrbitX para sa kapakanan ng bansa. Mahalaga ang inisyatibong tulad nito. Ikaw, excited ka ba na makita ang Haribon SLS-1? Comment below mga kaalam. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, no chance the beginning, but no end.